Dex and Chai Vlog, Sir Vince, ang cute ni Lali. Asko lang, mahirap ba mag-alaga ng aso dito sa Amerika? At mahal ba talaga ang insurance nila? Dami kong tanong. Salamat, Sir Vince! Hey guys, what's up? Happy Friday, kasi Friday na dito sa Amerika. Nagmamadali na ako, as in, ako sana hindi ako mahuli ng spending. Usually kasi maaga talaga ako malis kasi ayoko nagmamadali. Sa lahat na nakakakilala sa akin, ayokong nagmamadali. Ganun ako kaano. So, chill lang ako palagi. Pero ngayon, nagmamadali ako. Kailangan ko maabutan yung bus. Kasi kapag hindi ko naabutan tong bus na to. Although, wala naman late-late sa office namin. Mali-late na yung mga reports na isa. Ayoko nga nagmamadali eh. Gets? Tsaka ito, usually kasi pag umaga, lalo kapag rush hour, every 15 minutes yung run nung bus na to. Eh, ito na yung latest. Tama ba? Ito na yung last, I mean. Ito na yung last na bus na every 15 minutes yung run. After nito, 30 minutes na yung susunod. So, yun, OA na yung pagkalit ko nun. Pagdating ko nun, lahat sila nasa office at titignan na nila ako, where have you been? Hindi, wala namang ganito. Ang bagal pa nitong nasa harap. Wait, kasi nakakabit sa seatbelt yung, matawag ito, yung camera. Mamaya ko naayusin pag mamaya tayo mag-anuhan. Hanggang sa bus na ako. Okay. Kuinento ko lang, pero I just wanna say happy Friday, everyone. So, yun. I made it, guys. Gusto nyo ba yun? Pagdating ko, umalis agad. Babaan ako ng bus, guys. Lakot na naman tayo. Ano ba? Narinig nyo ba? Hindi ko kasi dala yung camera. Pakita ko na sa inyo yung nilalakad. Although, nakita nyo na ito. Wala lang kaup ng France. Welcome to Chicago. Yan, para makita nyo. So, ano sa ba? It's 8:28 a.m. Friday. Wala masyadong tao kaya. Usually kapag Monday, Tuesday, Wednesday, kasi sobrang daming tao dito. Weekend mode na yata yung mga tao. Hihingal agad eh, no? Munti pa lang naman ang lakad. Pero inihingal lang ako. Hey guys, good morning! Nag-walking-walking tayo ni Lali ito. Wow. Ganda ng mga bulaklak. Lali! Medyo malayo na inilakad namin. Diba? Ulit na. Lali, come. Lali, come. Hey guys! Lali, mag-ilaw ako. Lali! Lali! Wow! Car ride, Lali! Let's go! Wow! Wow! Sarap po kayo. Oh, diba? Wow, good girl! Ayan, dito tayo sa labas ng Jopin, guys. Filipino supermarket. Bibili tayo ng merienda. Ayan, tingin tayo guys. So may mga... Ayan, sarap! Ayan. Bilang andito na tayo sa Jopin, guys. Grabe, para siyang malaking tindahan, actually. Supermarket nga. So, tingin tayo ng... Ano bang kulang ko sa bahay? Tingin tayo. Hello? Hello, come on. Tingin tayo. To chichiria. Ano bang sarap dito? Wow! Gusto ko na... Ala, Clover Beach, guys. Oh, may ganun din pala dito. Actually, chicharon. Okay, pwede siguro. Hey guys,
guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa previous video. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa channel na to, hello guys, ako po si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag may bago akong upload. So I upload my vlogs every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot nga natin yung mga comments nyo doon sa last video. Let's go! Dex and Chai Vlog, Sir Vince, ang cute ni Lali. Asko lang, mahirap ba mag-alaga ng aso dito sa Amerika? At mahal ba talaga ang insurance nila? Dami kong tanong. Salamat, Sir Vince. Shout out to Dex and Chai Vlogs. Guys, ay tama, diba? Dex and Chai Vlogs. Taga rito lang yan sila. Actually, oo nga. Yun, si Andrea Jedge TV, tsaka itong si Dex and Chai Vlogs. Hello, mag-collab tayo minsan. Literal, taga dito lang sila sa amin. Mga tatlong tambing. Kala mo naman. Okay. Ang cute ni Lali, syempre, cute talaga yung baby ko. Wow! Asko lang, mahirap po mag-alaga ng aso dito sa Amerika. If i-compare mo sa Pilipinas, I think mas mahirap dito kasi hindi mo pwedeng iwan yung aso mo magdamag, guys. Pilipinas ba na iwan? Hindi ko alam. Yun nga, bawal mo silang ikulong ng matagal na panahon. Lalo kunyari kami dito, kami nag-work kami. Syempre, lahat ng kapag dito nag-work, di ba? I mean, kami dito. So, mahirap. Kaya, kung makikita nyo sa ibang vlogs ko, talagang ano tawag doon? Merong sariling bahay si Lali, hindi siya nakakulong talaga at all. Meron siyang playpen na naka-attach doon sa crate niya. So yun, and then may camera siya. Social, di ba? May camera siya na kahit nasa office kami, sa work kami, nakikita ko siya kung anong ginagawa niya. Tapos yung pagkainan niya, tsaka yung inuman niya, guys, may timer. What? Tsaka may sensor. Gusto mo yun? So yun, medyo mahirap mag-alaga, pero ano naman siya fulfilling kasi grabe na ang cute-cute niya ni Lali. So yun. So going back, mahirap mag I think medyo mahirap mag-alaga dito sa Amerika kasi basta hindi ko makukumpara ko talaga kung paano yung pag-alaga ko sa Pilipinas ng aso. Grabe, parang sama pala ng ugali mo. Doon ko lang nare-realize. Anyway, so ayan, mahal pa talaga ang insurance nila. Yung pet insurance depende siya sa breed. Ganyan kasi dati, 'di ba? Kung sa mga nakasubaybay talaga sa akin dito or sa Instagram ko, nag-try ako mag-adapt dati ng American Bully. So tama, American Bulldog 'yun. Tapos medyo malaking build 'yun kasi si French ito si Lali, Bulldog pa din. French Bulldog pero maliit sa. Yung dati malaking aso 'yun, pero tuta pa lang, 2 months. Grabe, parang times 3 yata ng laki ni Lali. Anyway, yung insurance niya mas mura, I don't know. So, tsaka kahit sa iba kong friends na iba yung aso, depende talaga sa breed. Kasi kung may idea kayo sa French Bulldog, isa siya sa mga high maintenance na aso kasi prone siya sa mga iba't ibang skin issues at iba't ibang issue. May issue siya sa buhay. Ganyan. So medyo may kamahalan yung insurance ni Lali, guys. Literal. So ayun, yung mga, actually, may budget naman ako para doon. Hindi ko siya kinakuha sa pera naming, hindi ko siya kinukuha sa savings namin, mag-asawa siyempre. Kinukuha ko siya sa mga kinikita ko dito sa YouTube. Kaya mag-subscribe na kayo, please, para kay Lali. So, yun yung mga kinikita ko minsan sa, kasi monthly yung insurance, diba? Sabihin ko, curious ba kayo magkano? Comment down below kung gusto nyo malaman. Or, kung meron kayong pet, comment down below magkano yung sa inyo. Kasi curious din ako at curious yung mga ibang mga tao malaman magkano ba yung pet insurance dito sa US. At para makompare natin, okay? Ayon, Dex and Chai Vlogs. Okay lang, maraming tanong kasi gusto ko yung maraming nagtatanong para may kausap din ako. Walang friends. So yun. Marden. So yun din sagot. Ernesto Pogi, idol, malapit na matapos summer. Bundle na naman ang paglalabas. Actually, guys, pansin na ramdam na namin dito, lumalamig na ulit siya. Lumalamig, nalalamig na siya. Malamig na yung panahon. Although summer pa, September something. Yung September 22 yata or 23 or 21. Basta yun, officially mag-start yung fall or yung autumn, right? Pero ngayon medyo nararamdaman na namin kasi for the past few weeks and months, syempre. Yung pagka-summer, summer talaga, guys. Literal, sunugan ng balat. Talo pa Pilipinas sa init. So ngayon medyo lumalamig na ulit. Medyo Tagaytay feels na everyday. Maski maaraw. Ano pa ba? Tagaytay feels. O yun yung comparison. Tama si Ernesto Pogi at medyo nagsisimula na kami ilabas yung yung mga hoodie namin. Ito yung fave. Actually, diba, there are 4 seasons dito sa US. Merong winter, spring, summer, fall. So yun. Sa 4 na season na yun, ang paborito ko talaga, personally, yung fall. Itong fall.
yan. Kasi para ma-fall. Stop it. Get some help. Ganun. Yun yung paborito ko sa apat. Ayoko ng summer kasi guys, syempre lumaki na ako sa Pilipinas, pagkainit-init. Yung pores ko bubukas po. Ayoko na mainit. Ganun. Yung ano naman, spring, okay lang. Pero pag spring kasi, ang daming tornado guys. It's a tornadic season. Wow. Nababother ako sa tornado, lalo sa tutulog ka ng gabi, no? Hindi ka pa makatulog kasi isipin mo, hala, magbabagyo na naman. Okay kung puro ulan lang, eh, di ba? Pero kung may tornado, guys, ang scary talaga, literal. Baka mamaya gumising tayo, nasa impapawid na tayo, or minsan wala nang gisingan. Scary yun. At pag may tornado, nasa basement ka lang. Alam mo yun, wala kang magagawa dun. So yun, winter naman, okay yung ano eh, pa-cute-cute na snow. Pero kapag yung snow na, ganun, kapag grabe guys, ang lala ng snow dito, sa at least here in Chicago, maganda siya yung ano yung unang bagsak ng snow. Cute-cute lang, parang bulak na lumilipad. Yun yung cute. Pero kapag yung madami talaga, na parang bagyo talaga, ansakit ng likod ko every time at sa mga ibang nagpapala ng snow dyan, grabe, nakakapagod, man. Seryoso. So yun, dami ko sinabi dito. Andrea Judge TV. What's up, Lali? Ayan, baka, ay, katapos may sigo, baka magising si Lali na tumulong. Last time nakita ko sila, hehe, hiling maglaro. Gusto ko yung artistang Pinoy. Ganun talaga. I-manifest mo yan para makita tayo ng mga, mag-discover tayo ng mga talent scout. Wow, ng PBB. PBB. So, yan, dito sa Amerika. Tarakat na natin yung grass mo, Lods. Oo nga, grabe, itong gout na to. Hi! Ay, wag mo rin. Ang sakit talaga, guys, ng gout sa totoong buhay. 25 pa lang ako. Feeling. Ang bata-bata ko pa para magka-gout sa totoo. Ano ba? Pero, marami akong tropa na sa Pilipinas din. Marami akong tropa na may gout. Kaya, hindi ako nagulong. Damay-damay na to. Grabe. Nung nag-ano kami, sa baby shower party. Kasi hati-hati namin guys, meron kaming baby shower party for family, for friends, for ibang friends. Bata, marami kami friends. So iba-ibang friends. Hindi kami, ang tawag dito, hindi ko kasi hilig mag-party ng isang bongga talaga. Gusto ko yung ano, separated, para gusto ko yung time ko, kunyari time ko for ito sa friends na to. Yun lang. Tapos sa family, yun lang. Tapos sa coworkers, yun lang. So parang iba-iba, para medyo intimate. Siguro sabi ko kay Commander, kapag magpa-party kami ng isahan lang talaga, siguro kapag first birthday na ng magiging anak namin. At kinikilig. Di pa masyado nagsisink yun. So, ayan. Anyway, going back, ayun na nga. So, i-cut mo na yung grass ko, sige. Grabe, ang pambahay ko, beer. Sana kala mo kakainom, hindi ako. Hindi na ako pwede uminom ng madami, guys. Hindi na ako pwede mag-red meat, seafood. Bawal na yung mga pagkain Pinoy, yun. Kasi lahat ng pagkain natin, mga Pinoy, eh, napaka-unhealthy. Pero ang sarap naman kasi talaga, diba? So, yun. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. At i-click mo na yung bell icon kasi nga nag-upload ako every Saturdays 12 to 1 p.m. Manila time. Kapag may tanong ka anything about Buhay America, tips, paano yung mga ganyan, experience mo sa ganyan, or gusto mong puntahan ko, ganyan, comment down below at gagawin natin sa mga susunod na vlog. At ingat, if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts, at I will see you on the next vlog. Peace!